Namumuhay ka ba para kay Kristo? Magandang buhay po, kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta ba ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya? Sa kabila ng pandemyang ating nararanasan sa panahong ito, harinawa na matatag pa rin ang iyong pananampalataya sa Diyos at laging nagsisikap na gumawa ng tama at mabuti sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan sa buhay. Dahil nananalig tayo na pansamantala lang ang ating nararanasan ngayon sa ating buhay. Pero ang paraan ng pagsubok, mabuti man ito at masama, ay sasagutin natin sa Panginoon matapos ang maikling buhay na ipinahiram niya sa atin. Kung muli ako ang iyong kapatid at nag-aanyaya po sa inyo na ating pagnilayan ang ating mabuting balita sa araw na ito. Basahin po natin ang pinapahayag sa unang pagbasa mula sa aklat ng Epeso, kabanata 3, talatang 14 hanggang 21. Basahin po natin. Dahil dito, ako ay lumuluhod sa Ama na siyang pinagmumulan ng bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko na palakasin niya ang iyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit na kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay magmumula sa aklat ni San Lucas, kabanata 12, talatang 49 hanggang 53. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima sa isang sambayanan ay mahahati laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biya ng babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biya ng babae. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
atin pong pagnilayan ang mabuting balita na ating narinig sa araw na ito, kapatid. Naghahangad ka ba ng kapayapaan sa mundo? Sa paanong paraan mo ba ito nais na makamit? Sa mabuting balita ngayon, itinuturo sa atin ni Jesus na hindi kapayapaan ang kanyang handog, kundi pagkakahiwa-hiwalay. Pagkakahiwa-hiwalay dahil hindi maaaring ikompromiso ang pananalig kay Jesus ng mga makamundong pag-iisip at pag-uugali. Para tayo kay Kristo, si Kristo lamang ang dapat nating maging laman ng ating puso at isipan. Ano man ang mangyari kung tunay na nananalig tayo kay Jesus, kailangan nating iwalay ang ating sarili sa kasalanan. Kung para tayo kay Kristo, hindi tayo makikiisa sa pagpapalagan at halimbawa ng mga fake news. Kung para tayo kay Kristo, hindi tayo makikitawa kung may pagmumura o paninira sa paninindigan ng isang tao. Kung para tayo kay Kristo, hindi tayo makikisigaw na ibalik ang kultura ng kamatayan. Kung para tayo kay Kristo, hindi natin dapat natin talikuran ang pagnanakaw. Nagagawa nating ihiwalay ang ating sarili sa mga masasamang ugaling tulad nito, darating ang araw na makakaranas tayo ng pakikipag-isa sa Diyos. At kung nakikiisa tayo sa Diyos, makikita sa ating mga gawain o kilos ang tunay na kapayapaan. Lagi nating tandaan na nagmumula ang tunay na kapayapaan sa ating pagtanggap sa mga turo ni Jesus. Sa kabila ng pagsalungat sa atin ng mga tao, kamumuhian tayo ng ating mga kapamilya at sa ating mga malalapit na kaibigan. Makatitiyak tayo na darating ang kapayapaan sa ating buhay. Amen. Sana namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong narinig, kapatid. Makiisa sa aming misyon na at makapaghatid din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag sa videong ito. At kung mayroon kayong mga prayer intentions, panalangin at pasasalamat para sa mga mahal natin na may mga malubhang karamdaman, maglagay lamang po kayo ng reaction o comment sa ibaba ng videong ito. At asahan po ninyo na aming kayong ipagdarasal sa ating Panginoong Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Kung muli ang inyong kapatid na nag-iiwan ng mga katagang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa Diyos, ating palakasin. Pagdarasal ng Santo Rosario ay ating paigtingin. At sa mundo na tila baga nababalot ng kadiliman, maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magandang buhay, mga kapanalig.